Hello guys, magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat na manonood ng videong to. Andito na naman po tayo sa ating mini farm. Yan, kadadating lang po natin. Sa video po natin ngayon, i-check lang po natin yung mga hayop. Kung kamusta na po sila. Tapos kakamustahin natin yung mga anak nila. Siyempre, unahin natin yung kalabaw. Kasi andito na nalipat na ni Super Ayon. Ayan. Ayan po yung mga kalabaw natin. Ayan. Tatlo yan sila guys. Tapos ngayon, papasok na tayo sa loob. Doon na po tayo. Medyo hindi tayo magtatagal guys kasi magtitinda pa po. Kailangan kasi makapagsimula ng 11 o'clock para 11:30 may mga luto na tayo. So ang gagawin lang natin ngayon talaga is mag-check kung kumpleto pa yung mga anak ng rabbit hamster natin. Ayan. Tapos ayun guys, nagtanim ulit ng mga peanut grass. Ayan. Si tatay po yung nagtanim niyan. Mukhang marami na. Marami nang naitanim. Yan. Ito yung mga tinanim niya ng una. Yung pinakita ko sa inyo sa nakaraang kong video. Yan. Asara. Yan, naglaba na po. Si Super Ayon kasi uuwi na po siya dun sa kanila. So, nangangailangan kami ng magbabantay na bago. Pero sabi niya may kakausapin siya na taga doon din para sanay sa bukid. Kasi hindi kakayanin pag sanay sa city yung magbabantay dito. Kasi mag-isa lang siya. Tapos tingnan niyo naman guys yung environment dito. Masyadong mapuno, tapos mag-isa ka lang natitira. Kung hindi ka sanay sa bukid, hindi mo kakayanin dito. Yan. Check po natin yung mga anak. So, yung anak ng rabbit natin na puti is lima na lang. Yan. Lima na lang po. E yung sa brown, check din po natin. Kung ilan pa. Kasi guys, kailangan ma-check natin to para alam natin kung nagkukulang ba or hindi. Yan yung sa brown. Tingnan nyo guys. Ayan po. So ayan guys. Yung sa brown, ganun pa rin po. Anim. Walang nagbago. Ayan, lumalaki na po sila. Babalik na po natin yung takip. Tapos, tingnan nyo rin guys yung puti. Ulit. Ayan yung puti. Tapos syempre, yan, okay naman po yung mga rabbit natin. Kakamustahin naman natin ngayon yung baboy natin. Yan. Ito po yung baboy. Gusto na didi. Yan, higa na naman po yan guys. Kasi nahawakan na naman. Yan. Ganito lang po yan guys. Pag hinihimas-hima siya, hihiga siya kasi gustong gusto niya yan. Pag darating ako dito or yung love ko, nag-iingay talaga to. Kukunin talaga yung attention mo. Tapos pag nahawakan mo na siya, titigil na. Kasi ganun lang naman siya guys eh. Kailangan niya lang kasi minsan ng attention. Ganun naman talaga lahat ng hayop. So ayun. So ayan guys. Tapos akit na tayo guys sa hamster natin. Hindi na kasi namin dito nilalagay kasi wala namang pintuan doon. So nanakawang kami ng apat na hamster guys. Yung breeder pa naman. Yung dalawa breeder, yung dalawa yung anak.
So kaya inilipat namin dun sa taas. Ngayon, akyatin natin. Akyat po tayo. So ayun po guys, nandito na tayo sa taas. I-check natin sila kung kumpleto pa po. Kaya sabi kasi ng nanay namin, nagkulang daw ng isa to. So may isa doon, may isa dito. Ayan, kumpleto pa naman po. Wala naman pong nabago sa kanila. Titingnan natin yung mga anak kung kumpleto. Tapos guys, syempre papainumin natin. So wala kaming nabibila ng water bottle, kaya isa lang muna yung water bottle. And ilan na lang ba yung anak niya? 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6. Check nyo guys. 2, 4. 2, 4. 2, 4, 6, 8, 9 guys. So yun. 9 pa din. Wala pa rin nagbago. So ililipat lang natin yung water bottle. Kasi yung iba naming hamster doon sa bahay, tag-iisa na ng water bottle. Pero dito kasi wala tayong mabilhan, kaya nahihirapan tayo humanap. Yan. So bababa lang ulit ako guys, kasi kukuha ako ng pagkain para ilalagay natin dyan sa bagong anak natin na hamster. Ayan. Ayan po guys. Dadagdagan po natin ang pagkain niya. Kahit marami na siyang pagkain dyan, kailangan dagdagan pa rin natin. Kasi yung mga anak niya guys, kumakain na yan ng solid. Tapos ang gagawin natin, magkakalat pa tayo ng mga pagkain dyan para maghahanap yung mga anak. Ayan. So bababa ulit tayo guys. Ayan, mga breeder namin yan guys. Ayan yung itim. Ayan, so bababa ulit tayo para kumuha tayo ng pagkain. Medyo maano tayo guys. Tapos ayan yung beddings guys. Ayan, carbonized rice hull. Nirepack lang namin yan guys, para yung isang ganyan sorry guys, yung isang ganyan para na yan sa isang kulungan namin ng hamster. Para hindi na kami nahihirapan, pagbubuhos na lang. So yun guys, kuha tayo ng pagkain. Pag bagong anak guys yung hamster nyo, kailangan ang ipapakain nyo, high protein. Yan, eto. Etong high protein na to guys, na feeds, is Integra. Yan guys, Integra po yan, Integra 3. Kailangan, kaya high protein dapat guys. Kasi guys, yung bagong panganak na hamster, pag nagkulang ng protein sa katawan, ang tendency nun, kakainin yung mga anak niya. Kaya nagtataka kayo kung bakit kinakain. Hindi naman stress yung hamster nyo. Bihira nyo lang silipin. Pero, kinakain pa rin. Kasi guys, pag yung pagkain niya, although marami, pero kulang yung protein content niya, ang tendency nun, maghahanap ng source of protein yung nanay. So, kakainin niya talaga yung anak niya. Siyempre, lalo na pag hindi malusog yung anak, kakainin talaga. Kaya ang advice ko sa inyo, kung may bagong anak kayo na hamster, ang ipakain nyo rin is high protein feeds gaya ng Integra 3. Although marami naman na high protein dyan, pero eto kasi yung mas maganda para sa amin kasi subok na. Ayan guys, ang paglalagay ko nyan, pinakalat ko lang yan.
Kasi kung hindi mo ikakalat yan sa isang lugar lang, yung natural behavior ng mga anak, hindi nila ma hindi nila magagawa. Kasi dapat naghahanap yan sila ng pagkain pag kumakain na sila ng solid. So kung ilalagay mo lang sa isang lalagyan, ayun lang yung pupuntahan nila, masasanay sila. So kailangan ikalat mo na lang sa kulungan para magawa nila yung natural habitat nila. So ayan guys, nalagyan na po natin. Tapos eto, tapos na uminom. Ayan. Pag nagpapainom kami guys ng mga hamster namin, ang ginagawa lang namin pag iisa lang yung water bottle, yan, inililipat-lipat ko lang. Yan po, tulad yan. Ililipat-lipat mo lang. Yan, tapos iinom yan. Kailangan lang guys, pag wala kayong water bottle sa bawat kulungan nyo, tapos limited lang yung ano nyo, yung tubig nyo. Pag nilagay nyo yung water bottle, tapos uminom na sila, huwag nyo agad kukunin habang umiinom pa. Antayin nyo na bumitaw na sila. Ngayon, ibig sabihin na satisfy mo sila. Kasi pag kinuha mo yan na hindi pa sila nakakainom, or umiinom pa sila, ang tendency nun, hindi mo na sila mapapainom ng buong araw. Kasi nga, limited lang naman yung bottle mo. Eh, kung marami kang hamster, kagaya sa amin, kagaya ito, yung water bottle namin dito, iisa lang. Tapos, lima silang hamster. Yung isa, may anak pa. So, yun. Ang gagawin namin, yan, napainom na namin. Tapos, pag napainom na namin lahat, ang gagawin, yung water bottle na yan, pag may natirang tubig, itatapo namin. Tapos, lalagyan ng panibago. Ilalagay doon sa may mga anak. Bakit doon sa may mga anak, hindi sa iba? Kasi guys, mas importante yon para hindi sila madidehydrate, lalo na yung nanay kasi nagpapasuso yan. Kailangan lagi may water. Tapos yung mga anak para masanay na rin uminom ng tubig. Tulad yan guys. Yan. Ayun yung sinasabi ko na kailangan ikakalat mo yung pagkain. Kasi yung mga anak naghahanap talaga ng pagkain yan. Yan, tulad ng isa na yon. Kumakain na yan sila guys ng solid kasi more than 10 days na sila. Ayan. So yun guys, tapos na po uminom yung isa. Ililipat naman natin sa kabila. Ayan, lilipat natin dito sa block. Ito po. Ito lang guys yung mahirap kasi kulang tayo ng bottle. So, time consuming talaga. Naghahanap kami dito ng water bottle sa mga agribet supply. Kasi nakabili kami doon ng 10 piraso dati. Pero siguro natsambahan lang namin kasi bagong dating lang din, mga bago pa. So, binili namin 10 agad. Eh, nailagay na namin guys sa iba naming mga hamster. So itong mga hamster namin na medyo matatagal na, tinanggal na namin to ng water bottle para yung mga bagong anak magkaroon. Yan. Kasi ito, kaya naman na nila alagaan yung mga sarili nila. Basta ang kailangan lang guys, mapapainom sila sa isang araw. Hindi lilipas yung araw na wala silang nainom na tubig. Yun guys. Kahit konti lang yung water bottle mo, basta ang kailangan, pag marami kang hamster, lahat sila mapapainom mo sa loob ng isang araw. Kasi guys, lalo na ngayon mainit yung panahon, pag hindi mo sila napainom,
baka ma-dehydrate sila, mag-cause ng heat stroke or mag-cause ng sakit para sa kanila yon. So kailangan papainumin mo sila kahit isang beses lang. So yun po guys, hanggang dito na lang po yung videos natin sa mga hamster, kasi kailangan na po natin umuwi at magpre-prepare pa ng paninda. So yun po guys, natapos na po tayo sa pagbisita. Naibalik na natin yung water bottle dun sa may anak, tapos nilagyan natin ng bagong tubig. Ayan, magpapaalam na tayo guys. Malaki na yung tiyan ng baboy natin. Tapos yan yung rabbit. So kailangan na rin natin sa nila magpaalam. Ingatan mo yung mga anak mo ha. 5 na lang. Ito, magaling mag-alaga ng anak, yung brown. Hindi nababawasan, maganda lang din. Tapos ayan sila guys, yung dalawang lalaki. So ayun guys, hanggang dito na lang po. Kasi babalik na tayo sa bahay para makapagtinda tayo. So ayun guys, maraming salamat po sa inyo. Ang nga pala, bago matapos tong video, gusto ko i-shout out si Miguel Concan. Yan, may YouTube channel to guys. Kapatid ko po ito, Miguel Concan. Sana po suportahan nyo rin siya sa kanyang YouTube channel para dumami rin po yung subscriber niya. Although hindi pa naman ganun kadami yung subscriber namin, pero nagpapasalamat kami kasi may improvement. Araw-araw nadadagdagan ng subscriber. Kahit pa isa-isa lang, pa dalawa-dalawa, okay na yun. Basta may progress. So yun guys, si Miguel Concan po, supportahan nyo rin po. At huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe din yung YouTube channel niya. So yun, nasa Dubai po yan guys, OFW. Nagtratrabaho para sa pamilya. So yun po, andito na po tayo sa ating chariot. Maraming salamat po sa lahat. At maraming salamat sa lahat ng suportan nyo guys. Sana patuloy nyo pa rin suportahan yung YouTube channel namin. At suportahan nyo rin po si Miguel Concan. So yun po guys, hanggang dito na lang po. Kasi uuwi na tayo. Yun, maraming salamat po ulit.